What's up mga kalakacheros, welcome back to our channel. So right now, gagawin po natin is magluto tayo ng fish escabeche. So naluto ko na to before, meron na rin akong recipe nito. Actually same lang ng process, same lang ng ingredients, pero iba lang yung fish na gagamitin natin. Eh, it's up to you guys kung ano yung mga fish na kailangan nyo o gusto nyong gawing fish escabeche. So this one is katambak. And these are the ingredients that you are needed for this fish escabeche. So yung fish na gagamitin natin is fish katambak. Medyo malaki siya, so isang piraso lang. Okay, so yung first na gagawin natin sa fish is hiwain lang natin siya somewhere sa gitna. Para lang pag prinito, since malaki siya, matagal siyang lutuin or prituhin. So, hiwain lang natin siya sa gitna. And then, para pang palasa ng fish while piniprito natin siya, lagyan lang natin siya ng konting asin. Set aside lang muna natin while piniprepare natin yung ibang ingredients. Okay guys, yung first na gagawin natin, pitrituhin lang natin yung fish. So yung gamit kong oil dito, used oil na to. So tip lang guys, pag gagamit kayo ng used oil, pagka fish yung unang prito nyo doon, dapat yung mga kasunod na prito nyo doon sa oil, sa used oil na yan, is dapat fish lang din. And then kung wag nyo ihalo pagka naman or chicken, pork, dapat yun lang din sila. Huwag niyong paghaluin kasi yung lansa ng chicken, yung lansa ng fish, mapupunta siya dun sa meat niya. So, dapat kung fish, fish lang lahat yung mga used oil. Aside lang natin. Okay guys, yung next step po natin, lulutuin na po natin yung sauce and gulay for the escabeche. 1 cup of vinegar. Hayaan lang natin na kumulo at mag-evaporate yung acid ng vinegar. Okay, so once kumulo na yan, lagay na po natin yung black pepper. And yung garlic. So once na medyo maamoy mo na yung garlic, pwede na natin ilagay yung sugar. Okay, sugar. Di-dissolve lang natin. Yan, so once dissolve na po yan, unahin lang natin ilagay yung ginger. And then the carrots, bell pepper, and the onions. And then you can spread konting asin para lumasa lang. And then, pwede mo siyang tikman kung tama na yung tamis at asin. Kung naglalaban na yung tamis at asin. Kung kulang pa, you can add more sugar to balance po. Tapos, hayaan lang natin na maluto yung mga
yung carrots, onions, and bell pepper. Ayan lang natin maluto yan. Okay, so once na medyo lumambot na, pwede na natin i-set aside. Optional po, you can add cornstarch para maglapot yung sabaw. Pero for me kasi ayaw ko ng malapot. So, up to you, pwede nyo ilagay. By this point, pwede nyo nang ilagay yung cornstarch para lumapot. Tansyahin nyo lang, huwag lang masyadong marami. And then, pwede na po natin ipadik yung fish. Yan. Takpan lang natin para ma-absorb ng fish yung sabaw. After few 1-2 minutes, babaliktarin lang natin para yung kabilang side naman ng fish makapag-absorb ng sabaw. Takpan lang natin ulit for 1-2 minutes and then ready to serve na yan. Okay guys, that's it. Dito na yan. That's ready to serve our tambakan fish escabeche. Okay guys, that's all for now. So I hope na baybayan nyo at nasundan nyo kung paano magluto ng fish escabeche. Sobrang bilis lang, prito, and then lutuin lang yung mga sangkap sa vinegar. And that's it. Ganun lang siya kabilis. So maybe it will take you around 15 to 20 minutes. Depende kung gano'ng katagal maluto yung fish nyo dun sa pagprito. So yun yung napakatagal. And then after that, I hope you subscribe to this channel. If you haven't, please subscribe now and click that notification bell so that you'll be updated on our next upload. Okay, see you on our next video. Bye! We'll be right back.